Ang oras, mga pangga, sa buong kapulungan, meron tayong, 11 minutes after the hour of 9 o'clock. Good evening sa inyo lahat. Welcome to the show. Hello po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin sa San Mandaco ng Kapuluan. Good evening po. Ano chismis sa araw na to? Balita ko, ang daming mga balita yung araw na to. Namumutik-tik ang ating December ng mga balibalita. Di ba? Yahoo! Uy, gumano. Bago yung laughter ko ngayon. Tawagin niyo ako dali tonight para makichismis tayo sa buhay ng bawat isa. 8721-2429. 8721-2429. Hello po sa lahat ng mga kapiling ko tonight sa ating himpapawid. Kamusta kayo ah? Ang traffic ngayon, oh. Just wanna mention na sobrang traffic ngayon. Oo, ay nako. Napakalala ng traffic ngayon, mga pangga. Nakakaurat, nakakaumay ang traffic sa araw na ito. Hindi ko alam kung anong meron. Alam ko pala, Friday pala. Bakit ba? Ano bang meron? Bakit pag Friday, no? Meron bang specific na dahilan kung bakit ang Friday ay traffic? Diba? Diba dati, Quiapo Day, kaya traffic, diba? Quiapo Church Day, dati. Pero ngayon, diba, hindi naman ganun karami nagpupunta, pero terrible pa rin traffic. Ano ba dahilan? Payday? Pwede ba? Or dahil ba holiday na? Pa-holiday na? Pa-yuletide season na? Na? Or sumweldo kahapon? Mga adjusan sumweldo? I don't know! Hello po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin. It's December 11, 2020. Malapit na. 20 something days, 20 plus, 21 days na lang ay December na, ay January na. Tapos ang December 2021 na. Hello? Are you all excited? I am very excited for 2021. Yung mga nanonood sa live natin, kung if you are all excited sa 2021, pusuan nyo naman ang papa nyo ngayon kay Pedri. Kung kapareho kayo na excited for 2021, pusuan nyo naman. Pusuan nyo, dali. Pusuan. Dali, ha? Heart. Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga lansangan ngayon na natatraffic. Basta kayo dyan. Wala na, no? Toilet na wala. Dati yung siksikang katabi-katabi, no? Dati, pag may crush kang sumakay, no? Tabi pa kayo ngayon, bawal magtabi. Ngayon niya, kahit na mag-asawa na kayo, eh, kailangan may social distancing pa, eh. Ganun talaga buhay. Ano to? 8721-2429. Please subscribe, follow, like, share our social media accounts and pages. Sa Energy FM, Energy FM 106.7. Energy FM 106.7, ha? Energy FM 106.7. COVID, umalis ka na sa 2021 para makauwi na ako ng late, sabi ni Tata Delgado. Di ba? Parang kahit local travel lang yung pupunta mo, di ba? Ayun, ang hirap na, no? Ang hirap na ngayon kahit local travel lang. Ano ba yun? Toto Burns? Hi, Papa Jackson! Bakit di mo kasama si Gandang Kara? Ba't ka mo siya kasama ngayong Friday? Mga pangga, ang programa ni Gandang Kara during this pandemic season ay Monday po ng tanghali. Pag yung magkakataon po na nasa programa ko siya ng Friday ng gabi, nakiusap lang po tayo noon. Okay, ganun lang yon. Noong Monday, nakasama ko siya sa programa kasi Monday ng tanghali hindi siya nakapasok. So, gabi siya pumasok, mga pangga.
So yun, speaking of gandang Kara, oo, panoorin nyo mamaya ha, after ng adlib ko siguro yung life swap namin. Oo, naging ako siya at naging siya ako ng 45 minutes. Just. Mamaya mag-premiere. Tawagin nyo muna ako, 8721-2429. 8721-2429. Hello kay Mark Win, Ramila, nakaantabay. Good evening din sa'yo, Papang. Kamusta ka? Ako naman, mga bangga. Subscribe, follow, like, and share nyo naman yung Papa sa Instagram. It's Papa Jackson 1067. Same as Twitter and TikTok. Papa Jackson 1067 on Twitter, TikTok, and Instagram. On Facebook, it's my real name, John Gamperle. Alright, John Gamperle on Facebook and on YouTube, it's Papa Jackson. Gulong, gulong, dami accounts! Ah, buti na lang. Susuportahan nyo lahat yan. Thank you. Oo. Hello po ha, sa mga nakaantabay sa atin. Titigilan nyo. Oh, nakikinig po ako sa'yo. Crush po kita mula high school days ko pa. Tigilan nyo yan, oy! Kakatanda, tignan yan! No! No! Ano ba? Ay, nako. Tawag dali, 8721-2429. 8721-2429. Kanina may kausap akong tropa. Atolits. Ha, oo. Niyayaya ko makit ng bundok. Bukas na pala mga bundok ngayon, ha? Hindi ko alam, ha? I wanna climb again. I wanna climb again. Ooh, ooh. Na-na-na-na-na-na. Ba't na naman pina? Hello po! Hello po. Gandang gabi, Papa Jackson. Mami Melly! Oo, ako ano yung maingay dyan? Please naman ang sasakyan. Lakasan niyo po yung ano. Kamusta na? Ikaw yung may anak na ano, di ba? May hiwalay na bahay, tama ba? Oo. Ano mo naalala? Oo. Ngayon nakatira. Mabati na ba yung dalawang anak mo? Hindi pa nga eh. Bakit naman? Nag-COVID na nga lahat eh. Oo. Ba't naman? Doon namamagitan naman ako na maganda. Pakilakas, mami, pakilakas po. Mahina. Namamagitan naman ako na maganda. Kaya lang, siyempre, mahirap i-please. Pareha. Sa bagay, adult na kasi, di ba? May sariling utak na, di ba? Yun nga. Kaya mo, magkapatid niya, magkapatid naman yan eh. In time siguro, sa tingin ko naman, kung silang talagang magkapatid, sa tingin ko, ano naman, kaya lang, yun nga, yung sabayaw, kaya itong bunso eh, parang ano. Pero hindi tungkol doon ang tinawag ko, Papa Jackson. Ah, talaga? Iba naman. Ano po, tungkol po saan? Sa kapatid ko, sa ate ko. May away din kayo? Hindi. Akala ko kaaway. Akala ko ang gulo ng pamilya nyo, ha? Hindi naman. Kumain ka na ba, Emily? Kumain ka na ba? Oo, kumain na. Nako, sinadtad naman galang. Ay, apakasarap. Oo. Ako kumain na, mami. Wala mo kung ano kinain ko ngayong gabi. Ay, noodles na naman. Alam ko. Ano pa nga bang pasta na naman? Alam kita. Lagi ako nakasubaybay sa'yo. O, kaya, di ba? Si Tolitz, Tolitz, masarap pa, Tolitz? Hindi mo pa nakain? Kumakain ka pa lang. Kumakain pala sa Tolitz, o. Sige. Yung inano ko, Papa Jackson, kasi may ate ko, si ate. Tapos ganito. Ang si gulo nun, ha? May anak. May ate ako, may mamangking ka doon. Oo. Tapos nasa abroad yung pamangking ko. Oo. Saan bansa? Quiet. Oo. Tapos quiet. Quiet lang tayo dyan. Tapos, ano nito, nung December 5, may ano na talagang namatay siya. Sino? Yung pamangking ko. Sa quiet. Oo. Tapos ngayon, gusto na hindi namin maipagtapat. Pati nung kapatid ba, yung isang pamangking kong ano. Ano po kinamatay sa Kuwait? Hindi pa namin masigurado. Ano niyo po nalaman? Tumawag yung amo. Doon sa asawa. So yung magulang, yung ate mo, hindi pa niya alam. Ganto nga, oo, Papa Jackson. Yun nga ang problema namin. Kasi ganito kailan, kailan niyo po nalaman? Kailan niyo nalaman? December 5, hindi to lang. Tapos kailan namatay?
Hindi ko alam. Basta kamamatay lang din siguro ng ibalita dito sa kapatid. Isang mag-iipagpipitong araw na bukas. Oo. Tapos ngayon, may health condition yung ate ko. Inililihim muna namin. Oo, nagigats ko naman yun. Ano pong ano sakit na kanya? Sa puso eh. Nung pero, una lang daw naroundaman eh, nag-hysterical na. Tapos hindi naman kayo ngayon. Gano. Ano pa? Ano pa? Ano dahil lang ba siya hysterical? Yung parang naramdaman ba doon sa anak na isang pamangkin ko, yung bari kapatid nung namatay, ay si ate, ganun. O ano-ano nangyari? Ganun pa nga lang, ha? Wala pang confirmation. So, ibig sabihin, mayroon na siyang clue na may sakit ba yung pamangkin niyo po? Wala naman. Bata pa yun, 31 pa lang. Hindi, ano pong kinamatay? Dapat kong linaw sa amin kasi parang overdose daw sa gamot. Di masyadong malinaw pa kasi ang nag-aanin kasamang dahil domestic helper eh, bali yung kasama doon sa bahay. Kailan po darating dito yung bakay? Ganito nga, nung pumunta kami doon sa kanya, sa ate ko nung sa Baras, ang sabi, mga 2 months pa, sabi nung kapatid. So ngayon, sabi nung bayaw ko, kung ganun katagal, wag na muna natin ipagtapat kay ate. Kasi kumbaga, malibre pa siya ng 2 months na, yun nga, yung kinakatakot namin kasi may sakit sa puso. Baka kung ano mangyari, siya pa yung, alam mo na ibig sabihin, yun nga. Tama, paano rin kaya, siya? Kaya siyempre, parang agam-agam kami ngayon. Oo, nagigits ko. Okay lang ba yung hindi muna namin ipinagtapat? Ami, ganito kasi siyempre, una-una sa lahat, magulang, no? Mm-mm. Alam mo naman na, siyempre, karapatan niyang malaman yan, no? Kaya alam, bilang kamag-anak, nagigits ko naman po yung gusto niyong gawin na hanggat maaari, gusto niyong kumbaga, i-manage yung risk na baka mamaya may mapano siya kasi may health conditions. Mami, ako, given the circumstances, no, given yung kalagayan po ng kapatid nyo, I think okay lang na, okay lang po yung ginawa niyong pigil na pag malapit na, at least, kasi gusto ko. Oo, yun nga. Yung kasi sinabi niyo po na malibre man lang siya, no, yung alalahanin ba, no? Kaya lang, siyempre, mami, ihanda niyo rin ang sarili niyo kasi magtatanong kasi sa inyo yan kapag bakit ang tagal niyo nang alam, di niyo sinabi sa akin. Ihandaan niyo yung sarili niyo. Ibalik na magalit sa amin kasi inisip namin yung itong month. Sambawa, January pabalik. O at least, di ba? Masave muna yung... Opo, yun po yung akin, mami. Ihandaan niyo yung sarili niyo na... Kasi whether you like it or not, mami, siyempre, puso na nagluluksa ang magulang, masisisi kayo niyan kung bakit din niyo sinabi kaagad, no? Ihandaan niyo na rin yung mga puso niyo na huwag kayong maiinis pag nasisi kayo. Kasi siyempre... Diba, masisisi kayo ng bahagya dyan, mami. Hindi dahil kasalanan nyo, kundi napaglihiman siya, no? So, ihandaan nyo yung mga puso nyo na kapag dumating man yung time na yun, mami, at least kahit papano, kumbaga, hahabaan nyo ang PC ninyo, ang pasensya ninyo. Ay, okay naman kami doon, Papa Jackson. Ayun naman lahat po pala. Kami magkakapatid. Opo. Okay naman kami. Okay lang na masisi kasi maunawa naman namin siya. Ang aming isinasalba ay yung kanyang health nga. Napaka, alam mo na, mamaya nanigas na lang eh. Tapos, sabi nga nung bayo ko, sa pagpadating na, isang sakitan na, kaya kami nakaalala yung lahat. Ang balak na namin sa ospital na namin ipagtatapat, at least nandun na yung doktor. Kaya lang, pagdating doon, sasabihin ng doktor, ano ba sakit? Siyempre, kung pala, nakakahiya naman sabihin nga, doon ipagtatapat yung pero ibig sabihin, at least nandun na yung doktor. Yun pero mami, pwede ba kayo kumonsulta sa doktor, yung doktor niya tumitingin sa kanya? Ewan ko ba, kasi hindi ko alam nung yung isang kapatid ko ang kung saan hospital din nala yun Kala sabi nung kapatid ko, siyempre sa ngayon, ang hirap magdala ng pasyenteng baka hindi agad tayo harapin dahil alam mo na, mas sinaharap ngayon, may mga COVID, may mga kaso na tayo, wala tayong yung mga gano'n. Di ba yung kahit opinion lang na, Doc, yung pwedeng, pwede namin gawin pag ito yung naging reaksyon niya, kahit yun lang po. Yung nga. Bagay, meron naman siyang oxygen na doon sa tabi ng higaan niya. Kasi nga pagka yung ganong pag masamaan loob, talaga tendency sa tingin namin. Dahil sa nababasa kong mga pagbiglaan siyang talagang sumamaan loob, siya naman ang magiging problema namin. Ang hirap, ang bigat sa dibdib. May ganun ang gagawin namin. Di na muna. Pag okay lang yun, Papa Jackson. I think okay lang po. Kasi siya naman iniintindi niyo Oo. Yun lang kapag po, handa niyo lang po yung puso niyo kasi siyempre kahit paano. Okay lang. Masisisi kayo sa part na yun. Okay lang. Okay lang. At least yung paninisin niya ay para sa kanya rin naman yung ginawa namin. Opo, naiintindihan okay po. Lang kami to. Masisisi siya, maintindihan namin siyang Mami, kayo kasi kayo you know it better than anybody else Kaya kasi kayo kamag-anak Opo. Okay kami doon. Masisisi, maano. Opo. Kasi siya inaalala namin.
kaya nang itong araw na umaano, talagang ano kami, medyo malungkot tsaka nag-aalala ba? Hmm. Parang... May malungkot, malungkot. Siyempre, malungkot na balita po talaga yan, di ba? Tapos, hindi pa malaman kung makailan makakauwi. Tapos, sino po kausap ng employer doon? Yung asawa ho, may asawa na yun eh. Lahat yung pamangkin ko. Tapos ipinararating dito sa kapatid naman. So, dalawa silang magbayaw na lang gaano. Tapos hindi mo na pinahari. Mami, nakikiramay po ako ha. Nalulungkot ako sa balita. At saka ano pa nga, parang ha, parang na parang nagpakamatay daw. Eh, pagka ganun pala, baka hindi gastusan yung pamasahe papunta rito. Yun ang inaalala namin. Hmm. Kasi may mga gamot daw nakita sa tabi ng higaan. Ay, ganun po. Mm-mm. Kumbaga, may problema siya. Hindi sinabi sa pamilya, sa kapatid ko, tsaka doon sa kapatid niya. Hey, mami, huwag nang pangmasukan yung ano, kasi kaso yan, ano? Oo, oh, yun nga. Sa'yo ko lang naman sinabi, tiwala ako sa'yo. Oh, dalawa lang naman tayo dito. Pero close ka ba kami sa pamangkin mo na yun? Hindi masyado eh, kasi... Pakilakas pa mo. Hindi masyado. Pero ang kasi... Pakilakas po, pakilakas. Hindi kami close kasi kumbaga malayo yung tinitiran nila. Ah. Yung isang kapatid ko, ang ka-close niya. Tsaka ano sila, yung... Ano tawag? Ampon lang silang dalawa. Regardless, I'm sure minahal yan ng pero, pagkapanganak nasa ate ko na, talagang anak na ang ano niya. Kaya alam namin mag-hysterical yung pag nalaman. Kakaawa nga eh. Apo. Tapos naandun pa yung bangka, hindi pa malaman kung ilang babalik dito. Kung wala sanang health problem yung kapatid ko, baaling mag-iiyak siya ng mag-iiyak. Mahirap naman sabihin, basta huwag kang mag-iiyak, huwag kang mag-gano, hindi mo mapipigil. Puso ng magulang yan. Kaya nga, yun na nga, kaya na-share ko sa iyo. Nulungkot kami. Ay, pasensya ka na, wala akong masabi sa iyo. Okay lang. Kasi pero ako mami, I agree with ano, yung solusyon po ninyo. Oo, at least, di ba? Parang hindi naman ako na nag-agree ka. Eh, okay naman. Kasi nag-agree ka na medyo tama pala yung ginawa namin. Idihin muna. Mami, andyan na eh. Naumpisa, ilang araw na eh. Mm-hmm. Kaya lang, siyempre itong December, itong magpapasko, tsak nakukontakin niya yun. Di pwede hindi niya ano, magpapasko, di ba? Yung nga po. Bakit hindi ko makontak? Hindi kami magkausap eh. Ang dalas nila nagkausap pa naman. Pero, doon malalaman niya. O baka mapilitan yung kapatid na ipagtapat. Eh, wala kami. Apo. Pinuntahan na namin siya ng itong nakaraang Martes eh. Pumunta kami doon. Balak na talaga. Andun na kami nakapwesto. Kano may binasta na yung oxygen, yung ganun. Eh, nung mabanggit nga nung pamangking ko na mga dalawang buwan pa, nabago. Sabi nung bayo, kayo, huwag na muna. Oo. Kung ano mangyari, umuti. Muntik-muntik na talaga. Oo, kami, ano yung consensus pa ng family yan eh. Oo. Opo. Kaya nga, baka pag ano na lang, babalik-balikan uli namin si ate doon para medyo... Ano opo, ba? Opo. Pamaparamdam yung pagmamahal sa kanya. Opo. Naandun kami na kaalala, sakasakali. Pati doon sa pamangkin namin. Kakalungkot nga. Oo, bait ka naman yung mga batang yun. Salamat, Papa Jackson, ha. Pasensya ka na, Mami, ha? Okay lang. Ay, marinig ko yung boses mo, masaya na ako. Opo. Yun yun. Isa na rin yan na nakausap kita. Thank you po, thank you. Kasi idol kita, di ba? Mm-hmm. Sige, nakikinig. Nanonood na ako sa Facebook. Mm-hmm. Sige, Mami. Sa salamat iyo. Po, ha? Salamat. Tawag ulit ako. Gabi po. Nakikiramay po, Mami. Thank you po. Thank you. Ay, alungkot naman nun, ano? Ay. Anyways, play muna tayo na kanta mga pangga coming from Extreme, the music called More Than Words. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radio, sabihin mo... Energy!